Malapit na naman ang undas, kaya tamang-tama itong ating kwento ngayon tungkol sa isang sementeryo na tapunan daw ng listahan ng mga kinukulam. Kung ang ibang vlogger sa mga tourist spot na gagagala, si Master Gala, mag-isang gumagala sa mga sementeryo. Tingnan yung rebulto, wala nang mukha. Oh my gosh, buto ba to, mga ka-master? Kahoy pala, hindi pala buto. Pero sa sementeryong ito sa Mindanao daw siya pinakakinilabutan. Ano yun, te? Picture? Ala, lapit mo nga dito, te. May nakasulat na pangalan sa likod. Rest in peace? Sa ilalim kasi ng malaking krus na ito, merong bungo na may tulo ng mga itim na kandila. Tama mga kama. Ay, mga picture. Oh my gosh. Ito po. Nakakapangilabot ka, master. Ay, may mga kandil. Yan ang ginagamit pang puto. Confirm mga kamaster. Ito nga. May mga nakatulos. Napakasasama nila. Wala silang awa. Ang ilan sa mga litrato, may mga nakatusok pang tila push pins. Te, yung kamay kong parang may tumutusok dito. Ba't ganun? May marka rin ng ballpen sa iba't ibang parte ng katawan. Pwede ba natin bulot natin yan isa-isa, te? Lumabas ka para ma... Yan, pag nailabas na yung mga yan... Meron pang listahan ng ano? Guys, kung sino man po, oh, buong pamilya halos ang pinakulam niya, oh. Meron po kami mga kapitbahay dito. Sabi po nila sa akin, pumunta raw ako doon sa nakakatakot din cementerio na yun. Aalamin natin or babalikan natin mga kamaster, yung bungo na nakita natin na ano ba ang dahilan bakit maraming pumupuntang mangkukulam sa sementeryong ito. Isang tarumal-dumal na bagay ang pangkukulam dahil labag po sa batas ng Diyos. Kaluoy po daan ni Uy, nga siya gikulam, mani siya mo to. Kabalumugod ko, anak ma'am. Sa akong mga kaliwat ba, napoy mangkulam, napoy mangayo, anak ba? Sa tingin mo, isang tao lang gumawa niyan o iba-iba? Iba-iba. Master ha, shout out po kung sino po yung mga may-ari nitong mga pictures po na to. At may tumalima sa kanyang panawagan. Si Eileen, siya raw mismo ang nasa litratong nakuha sa loob ng bungo. Ito naman isa si ate. Isa na matulong. Ito si ate oh. Pagkatingin na pagkatingin ko po talaga, hala ako nga. Bakit andyan? Lumabas ka para ma-ano. Yan, guys, kung sino man po, oh, buong pamilya halos ang pinakulam niya, oh. Pamilya rin daw niya ang mga pangalang nasa listahan. Kasama sa mga litratong nakuha sa loob ng bungo, ang 12 pa niyang mga kamag-anak. Kami lima, ni Papa, ako, Jinky, yung anak ko, yung asawa ko, tapos yung kapatid ko na andon, yung ito po, yung Valentino, nagkasakit din po siya. Siyempre nagulat kami, bakit umabot sa punto na yun, wala naman kaming naapakan ng tao. At nitong mga nakaraang araw, meron daw talaga silang naramdamang kakaiba. Nabahala kami kasi dun sa vlog. Kinuha yung postiso ng ipinakulam para mawalay panlasa niya, para mawala ng ganang kumain. Nawalan din po talaga kami ng panglasa nun. Yung pang-amoy namin, matagal bumalik. Hindi rin daw ito COVID dahil nag-negatibo si Eileen sa RT-PCR o swab test. Iba din yung lagnat ma'am na yun. Wala kang lakas. Pag tumayo ka, parang matutumba ka. Yung Hayan at Riota, hindi rin sila nadamay. Iba yung pag-spell ng pangalan nila. Nililinaw ko lang talaga yun. Kami yung unang pinagbintangan na mangkukulam kami. Kahit ilan po yung manggagamot na nilapitan ko, ma'am, wala silang naramdaman. Sabi ko mga nga sa manggagamot, titigan mo ako kung aswang ba ako. Titigan mo kung may naramdaman ka ba sa akin. Para malaman kung sino ang may gawa nito sa kanyang pamilya, si Lynn nagpa-online tawas. Nakita doon, nabibigyan lang kami ng sakit. Tinira kami sa gilid, sa dibdib, sa ulo. Uunti-untiin kami para daw magkasakit, magpunta ng doktor para maubos daw pera namin.
at ang nakita sa tawas. Eh dito nakita ko parang may babae din. Ito mukhang babae na dito. Oh. As ngayon nakikita mo na doon na may lumalabas din na babae. Meron din lalaki. Naging kaalitan din siya ng papa ko. Naging kaalitan siya ng mama ko. Isa din po kasi siya sa member ng grupo na yan po. Pinunpahan ng aming team ang pinaghihinalaan ni Lynn na di umano nagpahirap sa kanilang pamilya. Walang iba kundi ang kabarangay din nilang si Lala. Aminado si Lala, may hindi raw talaga sila pagkakaunawaan noon. Mamulad mi ugmay. Suko kayo siya kayo. Tuyo na daw namo ba? Sige, naikawayan nga permintira. Muto na suko kayo siya. Mura man to mong alitan ma'am. Pero, lilinaw niya. Wala, diyo ko nagkuna-una. Nga pabarang sila, mga ay. Dili, manggugi ako ra iyang kaaway, daghan. Dahil dito, palaisipan pa rin kay Aileen kung sino ang dimano kumulam sa kanilang pamilya. Hanggang nung araw ding yon, may hindi inaasahang babaeng biglang pumunta sa kanilang bahay. Basta kay Igor akong nagsulat. Mananambal mana siya. Nasugo ko niya nga. Pasulaton ko. Picture? Ala? Tama mga kama... Ay, mga picture! Oh my gosh! Ayun yung mga pangalan. Grabe kayo. May babaeng pumunta sa bahay ni na Aileen at lakas loob na inamin. Siya raw ang nagsulat ng mga pangalan ng pamilya ni Aileen sa loob ng bungo na pinaniniwala ang naging dahilan para di umano makulam ang kanilang pamilya. Mananambal man na siya. Nagpatambal man ko ba diha. Nasugo ko niya na pasulaton ko, ana. Kung yatag sila ha, wala di ko kay balo kung sa tay sunod nga may tabo. Isumbong naman lang di ko kung layo ko kay balo nga. Yung ana di ay hitabo. Olimpiyo, di akong konsensya di sa mong barangay man. Sa harap ng opisyal ng barangay, nangyari ang komprontasyon. Wala gid ko nang expect nga mo abot ang mong litrato nga mukalit dito butho atong bungo. May mga nakatulos. Mga bata gidamay na. Unsa may labot sa mga bata ngano man? Unsa may naana mo? Unsay sala? Ako biktima ra jud ko ana. Uri kay ila sa nahitabo lay. Saon biktima ra man jud ko ani lay. Duol man kasamo anangay og pasaylo kanamo og tarong. Pero ug naa pa kay nahibal-an nga lain, kaya ako may tarong. Sa sige, nako patambal dito sa ili. Kuanan man ko niya nga pasulaton lagi anang mga pangalana. Pero wala naman ko kay baloog. Ang itinuturong manggagamot ni Margaret, pinuntahan namin at paglilinaw niya. Ako tinod ang nagpasulat anang ilang ibuhat o ako sa libutan anak. Dili magkuklakaw, paralyzed ba ako? Yang maglakaw-lakaw lang ko, maato ko nga to, para magbuta na to sa bungo. Sa tinood lang, siya d'yo nagsogo. Tugana lang yun siya sa tinood. Advice po ng barangay captain namin, forward na doon sa PNP po. Paganday ko sa mga taong naghimo og daotan sa kana nga pamilya, unta hunungo na ninyo. Gagawa at gagawa pa po kami ng paraan para mahuli yung mastermind. Samantala, sinubukan din naming kunan ng pahayag ang tagapamahala ng sementeryo. Pero wala pa silang naibigay na opisyal na pahayag. It's a way of resolving conflicts. Nakaka-intensify din siya ng mga community conflict. Pero sabi nung matanda, maigi na yan, dinadasalan kesa sa nagsusuntukan ang magkapitbahay. Pero itong mga paniniwalang to ay maaari din gamitin para makasakit sa ibang tao. Ang pamilya naman ni Lynn, inilapit namin sa isang online consultation. Most probably, meron siyang viral infection. Hindi naman COVID-19. Sa kulang, sa belief nila yan, merong medical explanation sa lahat ng mga nangyayari. To file a case against a person who admittedly is a witch or nang kulang, wala tayong magiging legal basis doon. Pag sinabi mong kukulang ka, is not malicious person. Because it is part of a culture. Nagiging libelous lang, inaakusahan mo ang tao ng bakula at sinasabi mong may pinatay siya. Totoo nga ba o hindi ang kulam?
Ano't anuman, iisa ang dapat tuluyang ilibing. Oh my gosh! Ang pag-iisip at paghahangad sa kapwa ng masama. Grabe kayo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.